15 ng Oktubre, Martes, ang paggunita kay Santa Teresa de Jesus, dalaga at pantas ng Iglesia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Matapos magsalita si Jesus, inanyayahan siya ng isang Pariseo na kumain sa bahay nito. Pumasok siya at dumulog sa hapag. At nagtaka ang Pariseo nang makitang hindi muna siya naghugas ng kamay bago kumain. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, ugali niyong linisin ang labas ng mga baso't pinggan, pero nag-uumapaw naman sa kasakiman at kasamaan ang inyong loob. Mga hangal, hindi ba't ang may gawa ng labas ang siyering may gawa ng loob? Pero naglilimos lamang kayo at sa akala niyo'y malinis na ang lahat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mga hangal, hindi ba't ang may gawa ng labas ang siyering may gawa ng loob? Kagulat-gulat na pananalita mula kay Jesus. Walang makakaawa sa katotohanan at pagwawasto ng mali. Walang halong pagkukunwari. Diretsahan lang. Walang personalan, trabaho lang, ika nga. Ganito dapat ang tugon sa pasaway na Pariseo. Maaanghang lang kasing salita ang makakagising sa mga tulog ang diwa at makakapal na konsyensya dahil sa kasakiman at kasamaan. Mas mahalaga naman talaga kasing maging totoo sa sarili at sa Diyos. Kung puro panlabas lang at pakitan tao ang lahat, ang sarili lang ang unang niloloko ng mga Pariseo. Maaaring hindi na tatablan ang mga Pariseo ng ganitong klaseng panggising. Pero mahalaga pa rin maihayag ni Jesus ang ganitong pamamaraan ng aral, lalo na para sa ibang mga taong nakikinig. Pagsasagawa, kailangan na ba talagang sindakin tayo? Huwag naman sana. Paano mo sisimulang bigyang pansin ang nasa kalooban mo?